Narito ang ating episode ngayong gabi. Panoorin po natin ano ang problema nitong mga, ay nako, mga kababayan natin na ito. Ano ang bulok? Ang style niya ay bulok. Basurang bulok. Alamin ho natin. Panoorin natin. Problema ninyo? Sino nireklamo? Sa basura, ma'am, sa kay Rose, kay Kuan pa, masyadong pagkakalat niya sa lugar namin. Si Sige Rose. Ang linis ko. Ano mo ba ito si Rose, kapitbahay? Kapitbahay po namin. Puro pasensya naman ako, puro pakiusap. Ganon din ang ginagawa. Kalat ng kalat lagi. Ang pagiging malinis ay kayamanan sa ating pamamahay. Pag-aralan okay. natin yan. So, Tatay Joel, ang pagkakalat niya ay sa labas, sa bakuran. Sa bakuran Anong po. Anong kinakalat? Yung basurang winawalis niya, iniipon. Pag kinano sa hangin, kakalat ulit papunta sa lininisan ko. Ah, opo, ganun. Okay, gaano nakatagal na ganito yan at paulit-ulit daw ano ito? Ano na po, medyo matagal na rin, matagal na masyado. Nag-usap na ba kayo? Nagkumprontahan na ba kayo? Lagi akong nakikipag-usap sa kanya eh, para lang ang ano, na hangin nga nagdaan yung pakiusap ko, hindi niya pinapansin. Nagpabarangay ka na ba? Hindi naman po, dahil bilang kapitbahay, ginagalang ko rin kahit paano ganun ginagawa niya sa akin. Okay, tuwing kakausapin mo siya, anong sagot sa'yo? Ano, parang nakasimangot, parang siya pang galit. Mas galit pa sa iyo. Mas galit pa sa akin. Okay. Kayo ba ay may asawa? Mayroon po, ma'am. Buti hindi sila ang nag-ano, bakit kayo ang nagreklamo talaga, Tatay Joel? Kasi siyang lagi nakikita kong naabutan nga nagkakalat sa lugar namin. Pati yung pagbabara ng kanal, ma'am. Nagbabarado na ang kanal. Oo, dahil sa basura, pumapasok doon so sa kanal. So ano nangyayari? Nagbabaha na ba sa lugar niyo? Nagbabaha po pag maagusan yung kanal. Ah, walang maagusan. Pero wisyo nga naman. Pero syempre pakikinggan natin ang kapitbahay na mahilig daw magtambak ng basurang nagbabara sa kanal. Rose Pasok. Hindi naman ako nagkakalat sa kanal mo ah. Dinadampot ko pa nga doon sa may ulong ako sa ano natin kanal para itaas yung ano. Hindi ka nagkakalat. Itaas yung kalat. Okay. Upo lang tayo. Kasi ito flip top kaya. Hindi ito kaya. Kung hindi kaya, wag na tayong mag-ano. Ako ang sinisisi niyo lagi. Minsan nagwawalis po ako doon. Nilalagay ko po doon sa tabi ng ano nyo. Gutter, gawa na po yung kalat na nasa ano nga, kanal nyo. Bakit po hindi ninyo maiayos yung basura ninyo? Ma'am, inaano ko po, ma'am, iniipon ko po muna doon sa, ano, sa may taas ng lungaw po para patuyuin po. Kasi po, araw-araw po, ma'am, mayroon pong basura sa lungaw. Ngayon po, nakikita ko po yun. Nagbabara nga po yung ano doon, yung kanal. Ngayon po, yung tubig nga po doon, maapaw na. Hindi niya po nakikita yon. Ang nakikita niya, yung paggagawa ko ng ayos sa kanyang kanalan. Hindi kita irereklamo dito sa piece to piece kung hindi totoo yung nagkakarat ka lagi sa bakura namin. Yung si Ate Rose naman ay mukhang mabuting tao, talagang mabait naman. Pero ang meron kasi tayong mga nakasanayan, kasi kung walang ginagawa na mali, walang magrereklamo, 'di ba? Okay. Ay, pakadumi. Ang dumi. Pinky ang dumi. Ay, sorry Pinky. Ayan. Si Pinky, kala ko si Pinky yung dumi dun sa kanan. Ayan. Buti na lang nagkaroon ng kanal yung basura. So ano ang reaksyon mo dito, Nanay Rose, na ang pagkakalat daw ninyo ng basura ang dahilan ng pagiging barado ng kanal? Hindi lang naman po ako ang nagkakalat doon, ma'am, kundi marami po kaming kapitbahay doon na nagwawalis. Doon din po iniiwan sa may harapan ng bahay nila. Ngayon po, ako po lagang pinagbibintangan yan. Meron pa ba kaming dapat malaman na galit o ano ba? Ano ba ang storya nyo, bakit si Ate Rose lang ang nakikita ninyo, Kuya Joel? Oo. Meron ka bang galit na iba pa bukod sa basura na ganyan? Baka naman ang pangalan nyo, Jack. Galit eh, ano po, pagkakalat ng basura. Ano ang kamatuuran? Kasi dati, naliligaw ko sa kanya. Ayan!
Ano ba yan? para tayo Titanic, lumubog ako. Bakit naman tras-atras yung paa mo? Buang ka. Akala ko kaya ko, bro. Sabi ko, yung paa mo. Nakakatuwa naman. Ano ang nangyari, Tatay Joel, nung ikaw ay nanligaw noon kay Ate Rose? Ano po, parang pinapaasa niya lang ako lagi. Wow. Parang, pinaasa ka. Oo, pinapaasa niya. Maganda si Ate Rose, ha? Maganda si Ate Rose, promise. Hindi kasi nakakatuwa, no? Pero sa atin, tuwan-tuwa tayo. Kinikilig tayo sa tuwa. Pero ang totoo niyan, feeling ko may masakit na karanasan si Kuya Joel sa panliligaw niya kay Ate Rose. Kasi inabot ng ilang taon ang kanyang hinanakit. Pagdaramdam. Nagsama-sama yung lahat. Okay. Nagsama-sama na ipon ang hugot ni Kuya Joel. Nagkataon pa kami magkapitbahay. Istorya mo yan. Nagkataon pa kami magkapitbahay. Tapos ginagawa niya ulit yung ginawa niya sa sakit ng kalooban kung puso ko. Yan ang ginagawa niya. Tinatambakan na naman yung bakuran. Ginagawa na naman niya ng panibagong sakit ng kalooban. Noong una, binigo niya na nga ako. Ngayon, panibago na naman sakit ng loob. Paulit-ulit na naman ginagawa. Anong nangyari? Bakit pinaasa mo lang daw si Kuya Joel noon, Ate Rose? Kasi po, nakikita ko po lagi siyang nagiinom. Mayroon po siyang niniligawang iba. Mayroon po siyang niniligawang iba, kaya po binastid ko po siya. Okay, so lagi umiinom at may nililigawan ka palang iba, Kuya Joel. Ano yun? Ano lang yun, ma'am? Tamang hinala lang siya. Joel, mamamatay Joel man ako pag di ako uminom. Uminom talaga ako. Ate Rose, nagka-feelings kayo kahit paano kay Kuya Joel? Nagkaroon kayo ng pagtingin sa kanya? Kaya ba kayo umiwas? Opo, miss. No, opo. Pero umiwasan ko siya dahil ganun po ang masinggero. Mabuti ho nakita natin yung video kung anong itsura ng kanilang lugar. Actually, maraming ganong lugar dito sa atin sa Pilipinas. At yan talaga ang pinoproblema natin. Tuwing uulan, tuwing tag-ulan, yan ang problema. Kasi walang responsibilidad ang bawat isa sa atin. Sa video nakita natin si Rosalie, nireklamo niya yung kanyang anak, nagkakasipo, nagkakasakit. Nakita natin sa video, yung mga bata doon naglalaro sa tabi ng kanal. Diba? Asan ang mga magulang niyang mga batang yan? Diba? Nasa tabi ng kanal, kulang na lang mag-swimming. Ang itim ng tubig sa kanal. Ano? Burak na no? So, tinitingnan ko at binabalansi ko rin. Si Rose, tingin ko, biktima. Kasi si Rose, naglilinis ng imbornal. At dahil marumi ang imbornal, hindi mo pwedeng ilagay sa sako. Basa di ba? Ang idea niya, patuyuin. Siguro, sa dami ng trabaho, nalilimutan na rin niya. Nililipad na pag natuyo, balik na naman dun sa kanal. At least, si Rose, may effort. Nag-e-effort siya na maglinis. Di ba? So tayo pong lahat, may katungkulan na linisin yan. Huwag tayong magturo. Ang tanong, kayo, anong nagawa niyo sa paglilinis sa imbornal? Di ba? Huwag lang yung bahay niyo. Meron tayong responsibilidad sa lahat, no? Tungkulin ang bawat isa. But, sa akin ang nakikita ko, kapabayaan ng inyong barangay. Yung kanal walang takip. Di ba? Delikado yun eh. Walang takip. Siguro, ang intention nila para madaling malinis. Pero nalilinis ba? Obviously, hindi. So, kung hindi magawa ng barangay, tayong mamamayan, tayo na magtulong-tulong para maglinis. After all, tayo rin ang maapektuhan yan pag nagsimula ng umulan. Thank you, Dr. Love!